ko, Idol Rafi, si Police Staff Sergeant. Siya po yung Marson Dolipa, siya po yung may hawak ng baril. At ang kaalitan niya po dito, ayan pong nakahiga na, ay yung si Mr. Angelito Frencio. Nangyari po yan, Idol Rafi, noong August 25, 7 po ng umaga sa May Osmeña Highway, Barangay Tio del Pilar. Naglabas po ng baril si Staff Sergeant Marson Dolipas. Well, alamin natin ang dahilan. Yes okay. po. Naka-assign si Sergeant Dolipas sa PCP-4 sa Pasay City. And yung nakadapa na rider ay si Angelito Rencio. Opo. Okay, Staff Sergeant Marson Dolipas, sir, magandang hapon, Sarge. Opo, sir, magandang hapon po, sir, Senator. Opo, anong nangyari po dun sa video, Sarge? Ang nangyari po dun, sir, habang binabagtas po namin yung Osmeña Highway, nung umaga ng Friday, August 25 po, sir. Okay. Ngayon, binabagtas nung nakamoto, sir. Okay. Napapreno ako, sir, tapos napahinto rin siya. Nakababa yung bintana ko sa may driver side, sir. Okay. Ang sabi ko sa kanya, Kuya, mag-ingat ka naman sa pagmamaneho, munti ka na kitang mabangga, ang sabi ko sa kanya, sir. Okay. Ang sabi niya sa akin, mo, sabi niya sa akin, sir. Hmm. Din dumiretso, sir. Okay. So, nagpang-abot kami ulit dun, sir, nung ando na kumailot dun, sir, sa may stoplight sa Osmeña, corner Arnay, sir. Okay. Ngayon, sir, nung andun kami na sa side na yun, sir, sabi ko sa kanya, sir, huwag ka namang magmura, sabi ko sa kanya. Ang ginawa niya, sir, di siya sumagot, sir. Nag-dirty finger siya, sir, din gamit ang kanang kamay, sir, itinaas niya yung kanang bahagi ng t-shirt niya. Nakita ko sa baywang niya, sa kanang bahagi, yung grip ng pistol, sir. Okay. Na, ang pag-aakala ko nga lang, sir, is bubunot niya, pero tumingin siya sa kwan, sir. Nung time na yun, tumingin na siya sa stoplight, sir. Doon ako nabigyan ng chance, sir, para bumaba sa sasakyan at kunin yung baril niya, isubdue siya, sir. Ngayon, nung sinasubdue ko siya, sir, nakuha ko na yung baril sa kanya. Kung makikita niyo po, sir, nung nasa viral, sir, yung nasa kaliwang kamay ko, sir, is itim na baril yun, sir. Okay. Nasa kaliwang kamay ko, sir. Yung isa naman na silver, sir, baril ko, sir, yun yung baril ko po, sir. Kaya ko po inilalayo yung baril ko, sir, at saka yung baril na naagaw ko sa kanya, sir, kasi ayaw ko pong magkagulo ulit. Okay. Baka pagka nakuha niya yung baril ko, sir, or yung baril niya, sir, baka mas lalo pang lalala, sir. Kasi hindi siya sumusunod, sir, kako sa kanya, sir, na dumapa ka muna, kako sa kanya, sir. Ayaw niya, sir. Talagang nagre-resist siya, sir, nang nagre-resist, sir. Okay. Matanong ko lamang, Sarge, so nung nagpakita, tinaas niya kanyang t-shirt at yes, nagpakita sir ng baril, paano yes, po nalaman na yung baril niya ay walang lisensya o meron? Nung nakuha ko po yung baril, sir, tinanong ko na po siya, sir, kung may lisensya yung baril, sir. Ang sa akin naman po, sir, kasi is, yung tao po kasi is, hindi siya rin na naka-uniforme nung time na, sir, din. The fact na nagpakita po kasi siya ng baril, sir, sa akin, sir, na wala namang dahilan, sir, isa. Okay. Yun po yung dahilan, sir. Okay. At tama ba, lumitaw sa ginawang investigasyon na ito palang tinanggalan nyo ng baril ay fake na army? Yes po, sir. Opo, sir. So nagpanggap siyang army, may mga ID siya ng army, pero hindi pala siya member ng army? Hindi po ID ng army, sir. Ang ID niya pong pinakita is yung malalaking ID na pwede pong paggawa sa labas, sir. Kaya po ano, so nagpanggap po siya na siya po yung member ng Philippine Army? Philippine Army sa ISAP po, sir. Oh, and then, hindi po, fake pala, nung mag-check po yung PNP, napatunayan na hindi siya member ng ISAP? Yes po, sir. Opo, sir. Oh, tama lang, madisarmahan siya. Kasi kung hindi niya nalisarman, hindi niya po nakumplanta to, eh kumbaga talaga ang pinagtahi-tahi ni Tadhana na ito'y mabuking na, eh probably no, baka mamaya yung kanyang paggagamit ng ID ng ISAP at baril nagagamit sa katarantaduhan. So kung ganun pa lang totoong istorya, eh then I'm commending you, Sargento, pero next time ingat-ingat lang. Opo, sir. Thank you po, sir. Maraming salamat po, Senador. Okay. So nakakulong na itong tao? Negative pa po, sir. Nag-direct filing na pa kami, sir, sa Makati Prosecutor's Office po, sir. Kung akong tatanungin, ano,
Although, well, nadaan sa init ng ulo ni Sargento Dulipas, kung tutusin, may kunting mali siya doon. On the other hand, kung ang pag-uusapan natin for the good of everybody, yung bang ito ay Peking Army at may dalang baril at may dalang ID, eh ginagamit niya kaskatarantaduhan yung pagiging Peking Army niya. At di baril pa. Yung baril ho ba may lisensya? Wala sa check na ginawa po ninyo. Sargento. Actually, sir, nung nag-check po yung investigation ng Makati, sir, isa nakapangalan po sa isang security agency po, sir. Hindi po sa kanya. Baka security guard po ito. Yun po ang di ko rin masagot, sir. Anong nakalagay po sa kanyang ID? Philippine Army siya? ISAP? Anong rango niya? No po, sir. Ang nakalagay po doon, sir, is retired major Angelito Rencio E. Velasquez, sir. ISAP. Yes po, sir. Colonel Cesar Trinidad, Chief Public Affairs Philippine Army. Magandang hapon po, Colonel Trinidad. Yes, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon. Colonel, meron ho bang retired na Army Major sa ISAF na nagangalang Angelito Rencio? Sir, for our verifications po and for the validation ng identity ng tao na yan, sir, wala po tayong existing na ganong pangalan na lumalabas po sa ating database. And for our personal military file, wala pong kanyan na naging nagsundalo sa ating organization, sir. Kahit na retirado na po, sir, Colonel? Sir, kahit po nag-retire po ang isang sundalo, na maintain po natin yung records that we could identify kung sino po yung mga nagsundalo at yung active in the service po. Okay, okay, sige po. Colonel, so katulad nito, nagpanggap siya na retired Army Major at ISAP. So, pwede rin kayong magsampa ng kaso sa kanya, usurpation of authority. Di po ba, Sir Colonel? Tama po yan, Sir Rafi. No? Mas maganda nga po kung makita po natin yung at matuto natin yung tao. We can also file against this said individual. Sige po. Salamat po, Colonel. Mabuhay po kay Colonel Trinidad at sampun ang mga kasama niyo sa Philippine Army. God bless po, Colonel. Yes, sir. Yes, Senator. Maraming salamat po at mabuhay din po kayo. Thank you. Sarge, nasaan itong si Angelito Rencio? Sa ngayon po, sir, is naka-at-large po, sir. Eh, bakit may picture sa doon sa presinto? Ang nangyayari po kasi niyan, sir, nung time na yon is may dumating na mga tanod, sir. Okay. Dumating na tanod, then nagpa-assist ako sa tanod, tumawag sila ng taga Makati, PNP, na may area doon sa area, sir. Then, okay. Then kasama po yung mga tanod po, sir, and yung PNP ng Makati na nag-respond din. Ni-refer po namin doon po sa presintong nakakasakop, sir. Oh, okay. So, napunta siya sa presinto, pero nakatangkas. Dinalamin namin po sa presinto, sir, nung time na yun, inulit namin ulit na hanapan siya ng mga paukulong dokumento, yung mga nung baril niya, at saka yung pagkakakilan niya na, sir. Pero wala talaga siyang may pagkita, sir. So, nagpaalam muna ako doon, sir, na magre-report muna po ako sa may bago kong may substitute po to ng Pasay, sir. Iniwan ko po muna doon pati yung baril po. And then? Then, sinabayan ko po na babalik ako, sir. Nung pagbalik ko po, sir, di ko na po alam kung anong nangyari, sir. So, yung baril, hawak pa rin niya ulit? Hindi, sir. Andun sa akuan, sir, naiwan po. Yun lang po ang andun sa Makati, sir. Ah, so tumakas siya, iniwan niya kanyang baril. Ah, ang sabi, kukunin lang daw yung lisensya. Tapos di na bumalik, tumakas na. Ayun. Tapos yung baril niya, iniwan niya sa presinto. Ibig sabihin, talagang illegal yung baril na yon. Kasi kung kung lisensyado yun, nakapangalan sa kanya, hindi niya iwan yun kung meron siyang PTC. Okay, ayan. Sige po. Ito lang advice ko sa inyo, Sarge, next time, huwag din ho kayo magpadalos-dalos. Ingat po kayo paano kung violente itong taong ito, dinunot yung baril at nagkabarilan kayo. Yes po, sir. Ang masama niya, kung nagkabarilan kayo, may madadami na sibilyan dahil sa init ng ulo niyong pareho. Yes po, sir. Di ba, sir? Yes, on the po, other sir. Hand, tulad sinasabi ko kanina, hindi naman to magpapanggap na retired major ng Philippine Army at ISAP. Amin din, alam mo yung sabi ng ISAP? Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Ito yung astig na intel ng Army. Siga mga tong ISAP. O, major ka ng ISAP at ikaw ay merong baril at nag-uniforme ka ng Army, aba, ginagamit mo yun sa katarantaduhan. At mabuti na lang, sabi ko nga, pinagtagpi-tagpi talaga yung insidente na mahuli siya, mabuking siya. Sa ganitong paraan nga lang, unfortunately. Pero
be that as it may, eh at least one loko-loko, umali natin member ng sindikato na walis o nabuking yung kanyang baril na kumpiska. Okay. Opo, sir. Sige po. Pero next time, Sarge, ha? Yes po, sir. Opo, sir. Okay, ingat po kayo. Magandang hapon po, Sarge. Yes po, sir. Magandang hapon po din po, Sir Senator. Thank you po, Sarge. Okay. Tama lang yun na ma-expose siya. O, kung hindi na kumpiska yung kanyang baril, gagamitin sa kalokohan yun. Opo. Manunutok yun, o baka mang-hold up pa kung ano na pang pwedeng gawin niya, eh, isap eh. Di ba? Ayun. Nakarma siya. Tsaka ano, Idol Rafi, marami rin pong nagtatanong sa comment section. Hindi po namin makontak si Mr. Angelito Rencio para makuha yung kanyang panig. Dahil ito nga po, gaya po ng nasabi ni Sergeant Dolipas at large din po. Tumakas nga po at tinatawagan po namin, wala po eh. Hindi namin makontak-kontak talaga siya. And the fact na siya po'y tumakas, ibig sabihin illegal siya. Hindi siya legit. Kasi kung alimbawa, yung kanyang baril ay lisensyado at talagang tunay siyang retired army at member talaga siyang ISAP, heck, hindi niya tatakbuhan yung ibinibintang sa kanya na ikaw ay fake, etc., etc. Panindigan niya yun. The fact na tumakas, fake. Buti na lang at isang panggapero na expose at nabawasan isa sa kanila. Dahil maraming nagpapanggap ngayon eh. Na kesyo police, kesyo member ng army, sa dinami-dami pwede niyang gamitin papanggapan yung pinakasiga pa. Isap. Social. Social itong si Rencio. Ha? Magaling din pumili ng grupo, no? Na pagpapanggapan niya. Kasi pag nilagay niya corporal so-and-so, nakalagay PCP 1. Opo, opo. Wala. Walang dating. Pero major, tapos isap. Damn. Astig. Ngayon, yari ka na expose ka.